So yan, dito tayo sa LTO La Loma, mga ka-rides. Dito tayo mag-i-inquire. So yan yung haba ng pila. Ayan. Yung haba ng pila dito. So ayun guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So today, bibigyan ko kayo ng update tungkol sa CDE, okay? O Comprehensive Driving Education, kasi nga may ano dito, may usap-usapan na tatanggalin na o tinanggal na. So ang CDE kasi ay kailangan mo ito kapag magre-renew ka ng driver's license, mapanan pro man or professional, no? Mayroon kasing gumakalat na sinabi tinanggal na. So ang gagawin natin ngayon is i-confirm natin mismo sa LTO. Okay, kasi wala pa naman kasing binabalita sa wala pa kasing na-update si LTO tungkol diyan, pero may nababalitaan na tayo, binabalita sa TV na aalisin na, kaya lang hindi natin malaman kung tulay ng inalis, kasi sabi ng ano daw to, dapat alisin na, okay? So ito nga ay talagang ipinaglaban ni Congressman ano, Rufus Rodriguez, no? Iloilo representative, correct me if I'm wrong, mga ka-rides. So siya talaga ang nagpo-push na alisin na ang CDE, kasi nga gastos lang ito sa mga magre-renew ng lisensya. Okay? So although libre nga siya sa LTO portal, yun nga lang sa dami ng magre-renew ng lisensya ngayon, grabe, naglalag yung website ni LTO. So hindi niya nakakayanan, kaya no choice yung iba. Kung ikaw ba naman kasi may expired na, mag-aantay ka pa ba na magkakaroon ka ng ano doon? Di siyempre maghahanap ka na ng driving school. Doon nagkakaproblema, kasi kapag ka nag-driving school ka, 1.5 ang pinakamababa, no, sa pagkuha ng CDE. So akalain mo 'yun. Napakalaking gastos. Lalo na ngayon, nagaling tayo sa pandemya. Actually, sa pandemya pa rin tayo eh. So today, March 2022, susugurin natin yung LTO, susuyurin natin, tapos tatanungin natin, naalamin natin kung tuluyan na bang inalis talaga ang CDE or hindi pa. Okay? Para sa mga ka-rides natin dyan na magre-renew, para may idea sila, kasi baka mamaya iniisip nila, wala na. O, pagpunta nila sa LTO, andun pa pala. Okay? So mayroon kasi mga vlog na lumalabas, CDE inalis na. Okay? So ayan, samahan nyo ako. So dito pa lang sa bungad talaga, makita mo na pahirapan talaga ang ano, mag-renew ng mag-process sa LTO ngayon, maparenewal ng driver's license, rehistro. So dito pa lang, sa labas pa lang, ramdam mo na kung gaano kahirap ang ano ngayon. Kasi dahil galing tayo sa ilang lockdown, di ba? So yan mga ka-rides, andito tayo sa LTO. Ayan, LTO La Loma. So dito tayo magtatanong kung talagang inalis na talaga yung CDE or hindi pa. Okay, so kailangan nga ang CDE sa pag-renew ng driver's license. Dito tayo mag-i-inquire. So yan yung haba ng pila. Ayan, yung haba ng pila dito. Alisunod dito ay itatala o i-encode lahat ng inyong personal na datos at datos ng mga sasakyan at lisensya sa bagong sistema. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng kaunting antala sa inyong transaksyon. Kaya humingi po kami ng inyong malawang pag-alaw. Maraming salamat. Bako sa mag-i-exam kayo sa cellphone. Sabi kasi alisin na. Hindi po. So wala pa pala yun? Wala pang upload sa amin. So kailangan may CDE pa rin? Oo. So ayun, kailangan pa nga rin daw ng CDE, mga ka-rides. So yan yung pila ng ano, gustong kumuha ng driver's license o mag-renew. So ayun mga ka-rides, update
tungkol sa CDE, kailangan mo pa rin talagang kumuha kapag magre-renew ka ng driver's license, okay? So, hindi totoo na inalis na, wala pa daw memo na binababa sa kanila regarding sa CDE. So, ito naman yung ano tungkol sa CDE na yan, no? So medyo mainit nga yung balitaktakan ni na ano ni na Panayam ni Kabayan Uli de Castro kay ano kay LTO Chief Galvante, Edgar Galvante, no. So panoorin natin to, mga ka-rides, tungkol sa CDE din to. Kaya lilinawin namin kay Congressman Rufus Rodriguez ang sinasabi ninyo at ang sinasabi niya. Hindi, nalilito ang taong bayan eh. Ang sabi nyo, walang gagastusin 3,000 to 5,000 pesos. Tama ba yon? Yes. Ay ano itong mga nirereklamo ng mga nagre-renew ng driver's license na sila nagbabayad ng 3,000 to 5,000? Sinungaling mo ba sila o ano? Eh, kung sila, sabi ko nga, kung sila magdaan sa driving school, yun ang pinili nila, eh, services yon, magbabayad sila. Kaya nga, magbabayad sila doon. Gamit sila ng driving school, doon sila magbabayad ng 3,000 to 5,000 pesos. Not, I don't even know kung 3,000 to 5,000. Oh, ibigay niyo po alam. Ano yan eh, hindi naman kami nang papalakad ng driving school eh. Kaya, But hindi po hun yung matanggal na lang yung driving school? Kung ganun, eh, may portal na naman kayo. Tungkulin naman ng LTO, trabaho nyo yan, sinisweldohan mo kayo ng taong bayan dyan sa trabaho na yan. Yung authority sa kanila, yun nga ang sinasabi ng DOJ, tatalima kami dito. Kung yun ang, hindi yung pagtanggal ng driving school, yung pag-o-offer ng CDE, ang sinasabi. Ba't nga kailangan nyo ang driving school, sorry ho ha, ba't nyo kailangan ng driving school samantalang meron na kayong portal at trabaho naman nyo ang LTO na mag-issue ng driver's license sa amin? Dahil salduhan mo kayo ng taong bayan. Linawin ko lang yung sinubmit ng DOJ. Hindi naman yung pagbabawal o walang authority ang LTO na gawin ito. Ang sinasabi ng DOJ is in fact rinirecognize yung authority ng LTO na magsagawa ng mga hakbangin para sa ma-prevent natin yung mga sakuna, mga aksidente. Ang sinasabi ng DOJ, wala dun sa sinasite naming authority yung pagbibigay nitong ganitong otoridad sa mga driving school. Hindi nag-i-issue ang driver's license ng driving school. Ginagawa lang natin itong pag-complement. Halimbawa, kasi ang ino-offer itong parang seminar na ito, reviewer, ng DEC ng LTO at ng portal ng LTO ng libre. Ngayon, kung hindi sila makapag-antay, hindi sila ma-accommodate, sinasabi na yung driving school pwede, pero hindi sila pinipwersang doon umaten. Ha? Anong ibig sabihin? Mamimili ho mga drivers na magre-renew ng driver's license kung sila sa LTO o sa papasok pa sa driving school, ganon? Hindi nga eh. Kung nagmamadali sila, no, at hindi sila makapag-antay, in fact, nag-extend tayo ng validity ng driver's license, no? Pwede silang magpunta sa LTO, sa Driver's Education Center, or kung may kakayahan sila at makadali naman, mag-enroll doon sa LTO portal at doon binibigay itong lahat na kailangan ito at makapagpag sila ng requirement ng libre mula itong babayaran. Ngayon, sabi ko nga, kung papatronize nila yung driving school, services yun, may bayad. Ngayon, pinare-reviewin namin kasi sinasabi na hindi namin dapat ibigay yung authority sa driving school. Kaya yun ang kinoconsider namin. Maaaring bawiin namin yung ginagawang binigay na authority sa driving school. Katulad ng pinopoint out ng DOJ. Last year, the LTO implemented a memorandum circular na nagre-require, una, for those going to get the student driver's permit, 15 hours of courses, no, of driving. Problema dito, ito yung mga sa renewal. Lahat ay magre-renew ng mga drivers. Kailangan ng 8 hours of driver enhancement program. Before tayo naka-renew under the advisory, ay kailangan kumuha ng isang certificate of comprehensive driver's education. Tahap tayo. Oo, and according to the LTO, there are every year 3 million
drivers who are renewing. So kung kasi ang ating lisensya, ang duration is 5 years. So ito karami, ang gusto nila kumuha ng certificate of comprehensive driver's education. Ngayon, pwede daw pumunta sa opisina, pwede rin mag-portal, at saka andyan na ngayon ang problema. Ito yung private driving school na ngayon marami na silang na-accredit, 1,200 plus sa buong Pilipinas.